Hello! Ako nga pala si Riversy. At guys, nga nagbabalik tayo no, sa pinibago nating episode ng mga Meta Heroes, mga Hardy. So, matagal-tagal tayo hindi nakagawa ng ganitong video dahil napag-focus tayo sa mga tutorials natin no, ng mga iba't ibang hero. So, yan mga Hardy, ngayon pipili tayo ng top 3 heroes. No, top 3 heroes lang kasi medyo marami na rin eh. Marami na yung mga heroes na lumabas and then tingnan natin yung mga adjustments na naganap no, lalo na yung mga support main no. Yung mga support main diyan napakatuwa-tuwa syempre dahil yung mga support nga dito sa Mobile Legends syempre eh nagkaroon ng mga sarili-sariling mga revamps or mga reworks no. So simulan na natin no, top 3 natin no. Top 3 na meta heroes ngayong patch na to or ngayong season. Hindi naman ngayong season, sige. Sabihin natin ngayong patch na ito mga Hardy no. I see. Tiyan natin mga ka-RG. Sige ni Veer mga ka-RG. Okay, so sige ni Veer ngayon mga ka-RG. Top 3 siya. Dahil hindi siya ban mga ka-RG. Hindi siya ban. I mean, may mga... Kapag may na-champ 1 kang marunong, okay na eh. Okay na. Medyo mataas na yung probability or yung percentage na manalo kayo. No? And then, kapag may nakasama ka namang ban-ban. No? Sorry for the term. Pero yun talaga yung term. Ban-ban mag-Ginevere. Siyempre, bababa yung chance niya na manalo. But, the thing is, mga ka-RG, yung knock-up nitong si Ginevere, mga ka-RG, is very, very effective, no? Kaya niyang makapatay ng tank, honestly speaking, at level 4, no? No? So, napakaganda nun, napaka-useful ng knock-up na yun. Although, hindi ko siya binili, mga ka-RG, kasi, pero ayoko lang siyang bili, no? Mas ginusto ko si Esmeralda, no? Pero in terms of effectivity of the skills mga ka-RG, yung knock up niya parang chew no, yung knock up na yun. And pwede siyang multiple targets. Pwede tatlo eh kung yung based sa mga experiences ko na may Ginevere ako nakasama or nakalaban, tatlo yung pwedeng man knock up dun sa knock up nga niya na skill. Hindi ko lang alam kung anong skill 'yon. Pero napaka-useful ng mga ka-RG. And at the same time yung spell magical life steal niya is very useful na rin. So ito yung top 3 natin Ginevere. So, punta na tayo sa top 2 natin. Ang top 2 natin, this patch, mga ka-RG, sinahanap ko pa kung nasan ba yung top 2 na yun. Diyan. Top 2 natin, I see... Moscow. So, although the marksman meta, or mga meta marksman ngayon, mga ka-RG, I see la Kari and Claude, mga ka-RG, si Moskov naman yung pwede mong ipamalit sa kanila. Usually nababan si Claude or si Kari. But still, the knockback yung second skill nitong si Moskov ay napaka-useful. And the attack speed mo ako, RG, no? I mean, pwede mong ipantapat yung damage nitong si Moskov sa damage ni Kari. At yung attack speed naman ni Claude is yung attacks. Pwede mong ipantapat yung attack speed ni Moskov. So, parang combination siya ng dalawa. The thing is, medyo yung mobility lang nitong si Moskova hindi ganoon kaganda pero yung damage niya, damage output niya, no, yung contribution niya, yung knockback niya and syempre ulti niya, no. Pwede ka rin naman maka-free hit doon sa ulti niya or kung machambahan mo mga ka-RG, pwede ka maka-kill steal doon. And aside from that, pwede mo rin naman gamitin yun ng short range mga ka-RG. Siguro yun na yung pinaka-con niya. Yung pinaka-dalawa pa lang con niya is the mobility, although may first skill siya na pwede nang panakas pero napaka-ikli noon mga ka-RG. Hindi ganoon ka tapos matagal pa yung cooldown, no? Hindi ganun useful. No? Or hindi useful, pero hindi ganun magagamit. Tapos yung ulti niya naman is medyo mahirap makatama. No? Siyempre, I mean, kahit na isang buong mapa yung range niya, mga ka-RG, is you have to be accurate and precise, mga ka-RG, in terms of using that. Pero yun nga, mga ka-RG, in terms of the marksman meta ngayong patch na ito, itong si Moskov ang ating panlaban. No? So, siguro pangatlo siya. Kung i-disregard natin si Kimi, syempre, kung i-disregard natin si Kimi, and since ban naman si Kimi, ito yung magiging pangatlong marksman pick ngayong patch na ito. Okay, so next time mga ka-RG, yun ang top 1 natin. Syempre, hindi kumukupas, no? Hindi kumukupas itong si Chu. Mga ka-RG, yung knock-up nito, I mean, the difference between this, yung knock-up niya, sa knock-up ni Ginevere is etong si Chu is mas malakas yung knock-up niya. And then, kaya ni Chu manipa hanggang Torre. I mean, pwede niya sipahin yung kalaban papuntang Torre. And in terms of tawag doon, flexibility, mga ka-RG, no? I mean, napaka-ano nito, tawag doon, versatile, no?
Versatile. I mean, yung versatility niya as a hero. I mean, sabi nga ng isa nating commenters or nag-comment dyan sa atin sa ating ka-RG no, sa comment section. Isa nga daw itong S plus rank hero. Kung ikukumpara, ano, parang Hero Academia. So, yun nga mga ka-RG. Pwede mo siyang i-tank build, pwede mo siyang semi-tank, at pwede mo siyang i-pure damage. I mean, you have many choices mga ka-RG. Pwede mo siyang i-flicker, pwede mo siyang i-absorb. Pwede mo siyang, ano pa ba, Petri. No, and the immunity mga ka-RG. I mean, yun yung pinaka... Marami siyang ano eh, marami siyang advantages or kumpara kay Guinevere. I mean, useful si Guinevere, but the everything usage or the skills of Chumak RG is just so overpowered ngayon Mach RG. Very not overpowered but very useful rather, no. Yung second skill niya immune. Alam mo 'yun, hindi mo na kailangan pang tumakas pa ng gumamit ng flicker. I mean, malaking bagay yun mga ka-RG kapag may mobility ka. I mean, magagamit mo yung spell mo para sa iba pang purposes. No? Napaka-useful nun mga ka-RG. Pero although ginagamit pa rin yung flicker dito, no? Dahil nga yung flicker tas sipa sa tore, another ano na lang yun, another utility purposes. No? Parang para mas maganda yung play, mga ganun. No? So, the overall statistics of Chu in this patch mga ka-RG, and I think sa mga susunod pang patch is... napakaganda, no? So, ito yung number one natin, no? So, ito yung mga meta heroes, no? Hindi ito yung mga heroes na magpaparank up sa inyo. Pero ito lang yung mga heroes na dapat yung pitasin agad-agad or huwag yung patalakasin. Or kung may makalaban na kayo na malakas na, eh, dapat galingan nyo na lang, syempre, no? As a team. Ang ML naman, eh, ano eh, tawag doon, team game naman to, no? Hindi naman siya solo queue. I mean, nagsosolo queue ka, pero hindi siya solo game. I mean, you have to work as a team and that your teamwork means a lot. I mean, although there are some things na kailangan yung i-polish, like the rotation, the jungling, the skirmish battles, no? Pero overall, team battle pa rin siya. I mean, the team or the best team or the better team will win, no? Or will prevail the battle, no? So yun mga ka-RG, sana gusto yung video na to. Tawag doon. Hindi ko kung paano tatawag yun. Although, binanggit ko kanina na yung mga tawag doon support ay update pero hindi sila yung mga meta heroes yan mga RG. Although Kaja lumakas, Digi lumakas, Estes, Rafaela, Nana lumakas, hindi pa rin sila masyadong gamitin mga RG. Siguro yung pinakamadalas nang nagagamit dito is siguro yung top 3 na nagamit sa support is si Kaja, Digi, and Nana, and that's just it mga RG. I mean hindi ganun ka-useful yun mga RG. So ayun, sana gustuhan nyo, like, comment, and subscribe. Hanggang sa muli, ako si Reverse Guy. Kita-kita ulit tayo bukas dahil meron, gaya nga sabi ko, daily uploads yung ginagawa natin. So, yun. Buya!